Grand Cafe! Sweet Grand Coffee here in Lubao, Pampanga. Get to know their success story. Let's all welcome JD Musni and Kuya Bradley Pinyon. Tama? Kuya Bradley. Medyo may gidot ko. First curious question. Sino nag-start mag-isip na i-put up this business? Si JD. Sa kanya lahat yung plan. Nag-start yung concept namin ng idea nung pandemic. Nung bago mag-pandemic, nagtatrabaho sa isang kilalang coffee shop. Okay. Yun, tapos, nag-lockdown. So, wala kaming income. Naisip ko, ba't di kami mag-put up ng something new? Like, yung coffee, ganun. Tapos, i-sell namin online. Then, kinausap ko si Brad. Gusto mo ba mag-socio tayo? Naumpisa namin sa mga battles muna. Ganyan. Siyempre kasama na yung sa ano doon, yung kikitaan ng pera. Mm-hmm. Pero isa din sa dream ko kasi yung magkaroon ng isang coffee shop since college. Ganun. Wow. So yun, and then kami dalawa nga ngayon. Ano nga ba relationship mo kay Kuya Brian? Pinsan. Pinsan. So this is a family business. Yung mga kasama nyo ngayon sa shop, cousins nyo ba or wala man, friends? Kapatid ni Brad yung isa din na tiga sa amin din yung mga iba. Okay, so parang family and friends. So yun nga, ang first purpose mo talaga, ang main goal mo ay magkaroon ng income during the pandemic. When pandemic started. Siguro along the way, you would realize kung ano purpose mo talaga. Good thing doon, may natutulungan din kayong ibang tao. Like yung mga nagtatrabaho namin dati, yung isa doon sa construction siya. Mm-hmm. Ngayon naging siyang barista, di ba? Oh, nice. So parang nag-level yung work nice. At sana nag-enjoy naman sila. Nag-enjoy naman. Putting up the business, syempre, hindi lahat madali. May hardships at saka struggles kayong madadaanan. Ano yung parang worst case scenario na na-experience nyo nung nag-i-start pa lang kayo? Actually, madami. Journey, give us a few. Oo. The journey itself is struggle talaga. Syempre. From scratch talaga. Yung nagtinda ka muna sa tabi ng daan, cart lang yung dala mo. Anong year nga? Last year, anong month? December 16 kami nag-start. December 2020. December 16, what? 2020. 2020? Wow. 2020. 2020. So you started December 16, 2020 as a beverage stand. Knowing na in-expect nyo ba na magiging mag-click siya sa tao na magugustuhan siya ng ibang tao, yung ano nyo? In-expect nyo ba yun? Try. Siyempre, kakaiba yung coffee, halos milk tea lahat, di ba? So, nung una, may doubt kasi yung mga tao mas sanay sa milk tea, ganun. Hindi nila alam yung sa coffee. Oo. So, yun. Pero, nung nag-start kami, may mga bumibili naman na gustuhan nila. So, parang lumalakas yung loob namin na ayos, maganda yung mga ganda. Yung start ng business. Balaki. Ilan lang kayo nun? Ilan lang kayo? Kayong dalawa lang ba? Tatlo. So, tatlo lang kayo. Then now, ilan na kayo? Anim. Tapos kaya. Tapos, from beverage stand to this beautiful shop. Who motivated you to put up this shop? Your motivation talaga. Siyempre, motivation starts with ourselves, di ba? Mm-hmm. Okay. Tapos, siyempre, tulungan. Mm-hmm. One another. Then, yung family na din. Mm-hmm. Gusto mong makatulong sa pamilya. Lalo, mahirap yung buhay ngayong pandemya, mm-hmm, di ba? Yun, yung motivation na makatulong. Sa business, kahit parang family business siya or kayo magkasin kayo, may times ba na parang nag-away na kayo, hindi kayo nagkasundo? Meron naman. Pero hindi yung literal na away. Nagko-kontrahan dun yung ideas na. Pero at the end of the day, we end up in one conclusion. Yung pinaka-the best na ano, yun pa rin yung so far, anong best experience nyo?
sa buong journey ng pag-put up ng business nyo? Para sa akin yung ano, yung paglaki ng shop. Kasi from cart, tapos nag-tent doon sa Casa Dolores, then ito. Parang yun yung pinaka-best experience na nakapag-upgrade kami within a year. Wala pa ng year, di ba? Everything in between that. Best experience. JD, what have you learned? Starting from scratch, what have you learned? Sa kasi parang sa'yo nag-start yung idea. Yung feeling na nag-blossom, yung win-visualize mo lang doon, ngayon, nandito na, anong na natutunan? Natutunan ko siguro sa process ng business is yung dapat ine-enjoy mo lagi yung ginagawa mo. Kahit mahirap, kahit yung mga araw-araw na makakaanong problema, basta enjoyin mo lang. Tapos, lagi mo inisip yung mga kasama mo. Ganyan. Mm-hmm. Yung sabay-sabay kayong maangin. Huwag yung ikaw lang. Kuya, Bradley, ikaw. Almost the same kay JD. Siyempre, palis yung journey namin. Pero, we learn na kung mahirap yung pinagdadaanan mo, kailangan matatag ka. Yung motivation mo sa sarili mo. Tsaka, yun nga, walang iwanan. Kung magsasucceed ka at the end of the day, kailangan yung mga kasama mo, nandun din sila. Walang maiwan. Siguro kaya na bless kayo na sobra ni God kasi hindi lang yung iniisip niyo yung sarili niyo. Iniisip niyo rin yung kapakanan din ng iba. So, saludo ako para dyan. May mga iba ba kayong plans or other your future plans para sa shop? Siyempre, JD? Branch out sana soon. Yun yung pinaka-importante. Madagdagan yung branch namin. At least, madami pa kayong matulungan ng mga ano, like... makasama. At marami pang makater na customers ang shop nyo, no? Umabot yung mga pangarap namin sa shop. Lumaki yung pangalan na Sweet Grind, di ba? Ay, oo nga pala. Why Sweet Grind ang name why ng shop? Kaling yun eh. May natayo na kami dati, Sweet Grind din siya, pero hindi siya yung kasama ko dun. So parang yung idea na yun, yung patrabaho ko dati. Pero yung pinakaano ng Sweet Grind is, di ba yung grind ay yung everyday hassle mo. Wow, diba? Okay. Tapos yung sweet, yung parang bago ka mag-grind ng ano, yung parang i-ano mo na yung sarili mo. Let me touch of you doing that, no? Nice. From passion talaga, no, to a special project. What are your advices or tips para sa mga aspiring businessman na parang mga young entrepreneurs na nilulook up to kayo? Kasi nga, syempre, di ba, ang ganda ng outcome ng business. Anong mabibigay mo advices sa ating mga viewers na gustong magpunta ng business? Kung entitled na kami magbigay ng advices. Siguro you will say na hindi kayo entitled. Pero sa point of view ko, since ang dami nyo na ng pagdaanan, and parang hindi naman din ang put up nitong gantong shop. Ano lang, laging manalig sa taas. Guidance lagi. Pag nangarap ka, may an action ko rin, diba? Gawin mo. Huwag yung mga ngarap ka lang. Yun lang siguro. Tsaka ano yung... masabi ko talaga yung dapat bago ka mag-put up ng business, alamin mo muna yung ipu-put up na business. Huwag yung ay gusto kong mag-business ng ganito. Gusto kong gawin yung ganito. Hindi, dapat alamin mo muna lahat para in case na magka-problema ka, alam mo solusyonan. Tsaka dapat laging ine-enjoy. Yung pinaka-secret namin eh, araw-araw. Yun, dapat ine-enjoy mo lagi yung ginagawa mo. Ano, wala na masabi. Joke! Kaya chichigaan na tayo. Pero ang galing na nag-start kayo, just the, yung simple dream mo lang. Tapos sinamahan mo ng puso. Then came to this. Meron ba kayong parang negativities na na-receive nung nag-start kayo ng business? Parang sabi na, ah, hindi yan mag-ano, mag-click. Marami ba? Yung mga tao lang na na-meet namin along the way, yung alam mo naman yung mentalidad ng mga Pinoy, yung crap mentality. Yung hihilahin ka pa baba. Dapat, huwag ka lang po apekto doon sa gano'n. Kung kaya mo pang umabante ng umabante, iwanan mo na lang sila kung hihilahin ka lang sila. Feeling the spirit na ano, hindi kayo nagpapa-apekto sa sasabihin ng iba. Kasi nga, di ba,
sabi nga nila, you cannot please everybody. Wala naman kayo inaapakan na ibang tao. Tama. You are enjoying. And you are serving your purpose. May sasakyan, joke. May gusto ka ba sabihin sa mga taong naniwala sa'yo, especially your family? This is your chance to say thank you. Siyempre, ano, nagpapasalamat kami sa mga sumusuporta, like mga family. Since day one, yung pagsuporta nila sa amin, solid. So, yun, nagpapasalamat kami. Tsaka sa mga customer na tumatanggilik hanggang ngayon, mula nung una hanggang ngayon. Sobrang thank you sa inyo. Kuya Bradley. Siyempre, ano, thank you sa blessings ng sa taas. Yun, sa valid customer, sa family, thank you for believing in us. Yung mga nasarapan sa mga gawa na yun. So kayo full-time na ano ka dito? Sa shop? Hindi ka na nag-ano ibang work? Ikaw rin, Kuya Brandy? Wow! So parang ano na ta? Stable? Ano na? Safe? Going there? Oo. Siguro sa mga viewers natin, masasabi lang natin na kung gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan para maabot mo yung mga pangarap mo. Tama ba? Thank you, JB. Thank you, Bradley, for giving us your time. Kahit sobrang busy nyo, busy sila. And I wish you the best sa inyong lahat, sa mga crews, mga colleagues nyo. More power. Sana marami pa kayong matulungan. Sabi-sabi lang sa pag-angat, sabi nyo nga, at walang ibabaon na iba sa pababa. Thank you, guys. Hope na may natutunan kayo, na-inspire namin kayo. Just dream, you can do it. Bye guys! Say bye! Ay, saglit daw. Subscribe on my channel. Ay! Subscribe guys! Support natin sila. Yeah, Lara Talks A Lot. See you on my next vlogs. Thank you guys! Thank you!